Tama ba yung narinig ko, Melissa? Ikaw na lang ang aalis? Sino nga aalis? Ako. Sige, hindi kita pipigilan. Kasi, total, ako naman ho yung tinuturong pinagbubula ng away dito eh. Kaya mabuti pa nga ho siguro. Umalis na lang ho kami dito. Hindi. Hindi ka aalis. Kung ayaw niyo siyang palayasin, ako ang aalis dito! Isa ka pa, tumigil kaya tama na! Walang aalis sa pamamahay na to, naiintindihan niyo? Wala! Pilit ko inaayos tong pamilya na to, binubuo ko dahil ayoko na magkasira-sira muli! Sundo si Rosenda para wala ng gulo. Ay nako, hindi mo siya kilala, Rosario. Nakilala ko siya. Tumira kami sa isang bahay, di ba? Nung nagpanggap akong ikaw. Eh nakasama ko rin naman si Rosenda nung mga bata pa kami. At ang alam ko, si Rosenda kapag binigay mo lang ang gusto, hindi naaalma yun. Rosario, hindi na kasi gaya ng dati ang ngayon eh. Magkaibang-magkaiba na. Kung dati bibigyan mo lang si Rosenda ng candy, titigil na yon. Pero ngayon malaki na siya. Kaya niya nang gumawa ng gulo laban sa atin. Yan doon naman ang mami daddy eh. Hindi naman siguro sila papayag eh. Pailalim kung tumira si Rosenda. Alam ko yun. Alam mo, ang mabuti pa siguro, wag na lang natin isipin yung mga ganyan. Ang isipin na lang natin yung mga grasyang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kagaya ngayon, unti-unti nang gumagaling ang tatay ko. Tapos malapit na makalaya ang papa mo. At higit sa lahat, ang pinakamaganda dun, malapit na tayo makumpleto sa isang bubong. Pasensya ka na, Rosenda, sa ginawa ni Melissa. Ubus na ang pasensya ko. Alam kong nangyayari at naniniwala ako. Mabuti. Dahil hindi ako sinungaling. Sana sinabi mo na rin sa daddy ko. Magpapalayas na yung anak mo. Hindi naman papayag ang daddy mo eh. Baka mag-away lang kami. Ilang beses ko nang sinabi sa kanyang aalis kami. Pinagalitan ako. Kung hindi kayo ang aalis, pwes ako ang aalis. Hindi solusyon yung iniisip mo. Dadagdag lang yan sa problema mo. Malapit na rin mabuo yung pamilya natin. Diba? Hindi mo naisip na parang yung mga pangarap natin, abot kamay na lang. Kailan ba tayo lilipat? Nakausap pa rin yung broker. Pagka naayos na yung lahat, agad-agad lilipat din tayo. Kasama na ba natin si Rosario at saka si Rosemary pag lilipat tayo? Siguro mas mabuti kung huwag muna. Sabay-sabay na lang natin para isang ayos na lang. Mauna na muna tayo lumipat. Want you si Melissa?
kasama pa ba natin sila pag lumipat tayo? Oo naman, ha. Dolores, hindi ko pwede gawin sa kapatid ko. Eh, wala rin naman silang matutuloy. Wala silang pupunta kung di tayo. Juancho, sana maintindihan mo ako. Pero ang pakiramdam ko lang kasi hindi kaya gugulo lalo tayo pag kasama pa natin sila. Dolores, maawa ka naman doon sa bata. Eh, nagpapapaniwala ka kasi masyado kay Rosenda eh. Alam mo naman si Melissa, hindi naman gagawa ng masama yun eh. Alam mo, Juancho, anak ko si Rosenda eh. Alam ko kung kailan siya nagsisinungaling. Bakit ba masyado mainit ang dugo mo kay Melissa? Bakit ba kasi pinagtatanggol mo lagi sila? Kung tulong at tulong lang naman din ang pinag-uusapan, nakatulong na naman tayo. Natulungan na natin si Melissa, natulungan na natin si Kuya. Hindi kaya panahon na para tulungan na natin ang mga sarili natin? O sige, paalisin ko sila. Saan sila pupunta? Dolores, tayo lang inaasahan nila. Pagka nagkipit sila, sa atin din sila babagsak. Eh, bakit pa natin gagawin yun? Lalong-lalo pa ngayon na papalayasin natin sila na walang dahilan? Bart. May balita na ba? Wala pa. Naiinip na nga ako eh. Ano ba kayo? Ilang araw pa lang naman ah. Oo nga. Dilek na mamajikero yung mga polis, busing. Anong plano mo? Hindi ko alam. Hindi ako makabuo ng plano hanggat hindi ko na isasarap pagkamatay ni Clarissa. Hello. Alex, si Doming ito. Pumunta ka kagad dito sa presinto. Bakit ho? May balita, nawawala yung tape na ebidensya laban kay Marilu. Alam mo na, baby ko na kasi mo. Ilalabas mo ba yung tape kung gusto mo masabugin yung bumo mo? Ha? Ayun naman sa likod mo! Mabuti naman at napadalaw ka. Siyempre naman pa. If I could only visit you every day, you know I would. Mabuti naman. Pero pa, baka medyo hindi na muna mapapadala si Dalaw ko sa inyo. Bakit? Lilipat na kami sa bahay ni na Mommy Daddy eh. Kami ni Rosario. Ano, Karen? Naniniwala ka ngayon sa sinasabi ko sa'yong hindi nila ako kaya?
si Marilu Campos tong kausap nila. So, ibig sabihin, ma'am, hindi na tayo makukulong? Sa ngayon, oo. Pero hintayin mo ang susunod kong gagawin. Tignan lang natin. Eh, ma'am, kung itigil na kaya natin to, total naman, sa dami naman ng gulong ginawa natin sa pamilya ni Juancho, siguro naman ho, nakaganti na kayo, no? Hindi pa nga ako nangangalahati sa paghihiganti ko, eh. Tignan lang natin ang susunod kong gagawin. Ewan ko kung anong tibay ng dibdib meron sila. Ma'am, may nakaharap ko sa inyo. Oh! Rosenda! Marilu. Alika, umupo ka. Salamat. Napasyal ka. Wala, natandaan ko lang kasi yung sinabi mo na kapag kinailangan ko ang tulong mo, puntahan lang kita. But of course, Rosenda.